Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay magbibigay ng ating komento, opinion at reaksyon dito po sa maiinit na issues at balita sa ating bansang Pilipinas. At eto nga po mga kababayan, no, nung mga nagdaang araw lamang dumating po sa ating bansa ang US Defense Secretary na si Lloyd Austin III, no? At siya po ay nakipag-meeting sa ating Pangulong Bongbong Marcos at ganun din po sa kanyang counterpart na DND Officer in Charge Carlito Galvez Jr. At iyan nga po, no, sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos dito po sa Philippine News Agency na website, reaffirms strong US-Philippine partnership. So yung pagdalo po at pag kausap sa US Defense Secretary, no, na si Mr. Lloyd Austin III ay para po lang po ma-reaffirm na yung relasyong US at Philippines ay maganda at magpapatuloy, no? So dito po sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos, eto po, "I'll be stating the obvious to say that our longest partner an ally has been the US. O, yun po yan ang sabi niya. "I have always said, it seems to me the future of the Philippines, for that matter, the Asia-Pacific, will always be to involve the US simply because those partnerships are so strong." Which is tama naman po ang Pangulong Bongbong Marcos. So, biruin nyo, since 1891, no, nandiyan na po, no, na nag-stay na po ang Amerika, ang bansang Amerika sa ating bansa. After po na matapos yung gera nila sa Espanyol, no, sila po ang pumalit na mananakop ng ating bansa. At the same time, nang dahil na rin po sa kanila, nasabit po tayo sa ikalawang digmaang pangdaigdig at nawasak nga po ang ating bansa. Dahil pinulbus tayo nung kalaban nila, yung mga Hapones, di po ba? Siguro alam nyo naman ang istorya niyan. However, so nag-stay pa rin sila hanggang sa makabangon tayo sa dulot ng pangdaigdigang gera nung World War II. Di po ba? So, yun lang. Ang problema lang, ano po ba ang naidulot na maganda ng Amerika sa atin? Sabi natin, yung kultura natin medyo na westernized. So par ngayon na mas gustong-gusto nating pumunta sa mga western countries tulad ng Amerika, ng mga bansa sa Europa, mga western countries po 'yan, no? Mga first world countries. Yung ating mga nakagawian na ngayon, mga ugaling ano na, yung iba, westerners, ayaw na magsalita ng Tagalog, English na ang kausap, ang kinakausap sa mga anak. Diba? Obserbahan nyo. Yung gusto, yung mga, pati yung mga pag-uugali natin. Nabago po talaga, no? Pero, strong partnership. Maganda rin naman ang ibinigay sa atin ng Amerika. Ano nga ba yun? Kayo po ang magsabi. No, hindi po. Sa walang biro, no? Marami pong mga US servicemen na mga kababayan natin. Bakit? Kasi po, alam nyo naman ang istorya, meron po silang mga bases dyan sa Subic, dun po sa bayan namin sa Olongapo, malaki po ang naval base nila dyan. Sa Angeles, meron silang Air Force. Sa Sangley Point, meron din po silang base dyan dati sa Cavite. At dun po sa Baguio City, no? Yun po yung mga malalaking bases, well known. Lalo na po sa Subic, mga marami pong Pilipino ang naging US Navy, no, na nakarating na dito sa Amerika, dito na namuhay, kinuha ang mga pamilya, natulungan ng pamilya sa Pilipinas. So yun po, so tama naman po yung sabi ni Pangulong Marcos, because of the 100 years na nandyan sa ating bansa ang mga Amerikano, nagkaroon na po tayo ng magandang relasyon. Di po ba yung iba nga dyan naghahanap ng apam? Di po ba? Yun nga lang, ito problema, no? Kung sakasakali ba na sila ay magkakaroon ng conflict, lalo na ngayon, no? Economic conflict, no?
sa bansang China, ano ang lulugaran natin? Di ba ang sabi noon ni Pangulong Bongbong Marcos, enemy to none, friends to all. E paano yan? Eh meron pong mga bases na dyan yata ang Amerikano sa ating bansa. Walang permanent base pero meron po yung mga training grounds, no? So par ngayon napag-desisyon na nila magdadagdag pa ng 4. Yung 4 na strategic na lugar para sa 4 na location ng EDSA, the Enhanced Defense Cooperation Agreement. So ibig sabihin sa depensa, bakit po? Bakit pumunta o nanliligaw ulit ang Amerikano sa ating bansa, no? Ano ang kinalaman natin diyan sa posisyon nila para po sa bansang China? Kasi yan ang malaking giant sa Asia ngayon eh. Diba? Nakaposisyon ng Amerika sa Taiwan, sa South Korea, sa Japan. Eh dito po sa Middle Pacific Rim, meron silang State of Hawaii and the Islands of the Pacific. Mga territories po nila yan. Pero dito po, ang Pilipinas is very strategic na lugar. Isa lang naman ang personal interest nila dyan eh. Alam nyo na, di ba? Ngayon, ano ang interest natin? Ano ang makukuha natin sa Amerika? Ano yung ipinapangako nitong mga Amerikano ng kanilang U.S. Secretary of Defense? Di po ba? Ano ang sabi? Sabi po dito sa Politico, no? Yung ang ganda nung kanilang titulo eh, ng news. Gotcha. Gotcha, bro. English, you know? Ibig sabihin, I got your back, bro. Ayun po yung interpretation. Ang sabi, U.S. Defense Chief affirms support to PH in case of attacks. Totoo po ba yan, Mr. Lloyd Austin III? Kasi kung maalala ko lang, no, balikan ko lang, yung pong speech ng Pangulong Marcos Sr. doon po sa Amerika, na sinasabi niya, while you guys are fighting among yourselves inside the Congress, if you will help us in times there is an attack in our country, nagdidebate pa kayo, sinasayang nyo ang oras, ang panahon, kami naman doon sa Pilipinas ay nangangamatay na. Ayun po yun. Nakita nyo ibig sabihin ni Apolacay na napakalayo ng Amerika, and it's the Congress, their Congress, who will approve if they will help, they will send help, or they will go to war with the other country para kasi ally nila yun. Remember si Franklin Roosevelt nung World War II? Nag-speech siya sa Congress. Kailangan niyang ipaalam sa Congress yung gagawin niya. Without the approval of the Congress, they can never do anything. Even though meron tayo nitong Mutual Defense Treaty, ang tagal na po niyan. At ano namang mga makabagong kagamitang pangdigma o armaments ang naibigay ng Amerika sa bansang Pilipinas para ma-improve ang ating AFP? Nag-donate ba sila ng mga makabagong eroplano nila? Hindi, ang i-donate nila yung mga decommission na. Ibig po sabi ng decommission, hindi na nila kailangan. O kaya yung mga second hand na kung mamaya ay makailang lipad lang, bagsak na. E di sana kung mabigyan nila tayo ng F-35 nila eh. Yung makabagong kanilang mga fighter jets. O di kaya bigyan lang tayo ng isang carrier. Di ba? O. Wala eh. Nung tagal nila dyan, sa Pilipinas nung 100 years, anong makabagong mga kagamitan ang kanilang binigay? Di ba nagalit pa nga si Enrile? During that time, they're asking for just yung mga Armalites. Iba binigay, walang binigay. Mas inuna pa yung Vietnam. Eh tayo na, nilalabanan na nila Enrile at ni Apolacay ang mga teroristang grupong MPA. Oh. Kaya ito, no? Ito, maganda po ito. It's very good to hear dito sa counterpart ni OIC ng DND ng OIC DND Galvez.
Ito po sabi ni ano, Austin. We have note that the MDT, the Mutual Defense Treaty, applies to armed attacks on either of our armed forces, public vessels or aircraft anywhere in the South China Sea or West Philippine Sea. O diba? Diba? Ang sarap pakinggan. But, kaagad-agad ba yan? Sabihin na natin, meron silang mga submarino dyan, may mga barko dyan sa Pacific Rim. Sakaling inatake tayo nung sino mang bansa dyan, nakaaway nila kasi nandyan sila. Diba? May BFA dyan, Visiting Forces Agreement. Nandyan sila nagtitraining. Eh, ikaw inatake. Kasi dawit tayo. Sa palagay nyo ba? A-action ka agad yung mga yon? Eh, merong kasabihan dyan eh. Ibali na nga matay dyan. Huwag muna tayo. Unti lang naman yan. Sacrifices of the few. Pasintabi na lang po ah. Tatawag ka muna sa Congress. Hey, may nangyari hindi maganda. Ano-ano na. Oh, siyempre mag-uusap pa yan. It takes a matter of days, hours. Tayo naman doon ay bumubulagta na. Diba? Kasi yung pangtanggol natin, baka mga sibat-sibat pa o kaya tirador. Pana. Ano yan? Avatar. Buti pa nga yung avatar, maganda technology. Biro lang, no? We discuss concrete actions to address destabilizing activities in the waters surrounding the Philippines, including the West Philippine Sea. Ayun po ang sabi ni Mr. Austin Lloyd III, no? Napakaganda po. He also said they are committed to strengthening our mutual capacities to resist armed attack. Really? Ayan po. These efforts are especially important as the Pacific People's Republic of China continues to advance its illegitimate claims in the West Philippine Sea. Oh, what are you doing? Can you help us na i-implement natin yung binigay ng international body? Kaya nyo ba kaming tulungan? Sasama ba kayo o hindi? O isasacrifice nyo yung bansa namin for your own personal interest? Ayun lang po yan. As you heard me say before, United States and the Philippines are more than just allies. We're family. We. Ang sarap pakinggan. Di sana noon pa, kung totoong pamilya nyo kami, tanggalin nyo na yung visa restriction sa amin. Dapat wala nang interview. Diba? Bakit nyo pa kami nakalagay dyan na, oh, ang hirap, pahirap pa maakuha ng visa. May interview pa. Diba? Gusto lang mag-tourist dito pero ang hirap makakuha ng visa doon, bagsak ka. Ano yun? Depende po kasi sa consul eh. 'Di ba? Bakit ganun? If we are family, treat us as a family. Eh bakit yung ibang bansa, binibigyan nyo sila ng sige, 90 days, pwede kayong mag-tourist doon. O ngayon, depende na po sa tao 'yan kung gagawa siya ng illegal. 'Di po ba? Eh kayo nga pag pumupunta sa bansa namin, eh 1 year kayo pwede mag-stay. O 30 days. After 30 days, pwede na kayong umuwi ng visa. Correct me if I'm wrong, ha? Kung gano'n naman pala, matagal na tayong pamilya, bakit parang kami yung the oddball? Parang kami yung hindi pinapansin. Ngayon, pinapansin nyo kami kasi may kailangan kayo. O ngayon, dapat itong si Presidente Marcos, milk it. I-milk mo sila. Gatasan mo ng gatasan hanggang sa yung personal interest naman natin ang makuha natin, hindi lang sila. Silang nakikinabang eh. So palagay nyo ba pag nagkagera? Matatamaan ng mainland? Malabo! Ang dami kayang defense ano dyan. Oh, nabalitaan ko lang kahapon dito. Meron pong air balloon na sinasabi po ng defense ano dito na yun po ay spy ng China. O, tingnan nyo, ang China kumikilos na. Diba? Yun nga lang, hindi po yung pinabagsak ng ano, ng military dito. Nag-scramble sila ng mga fighter jet, pero hindi po nila pinabagsak kasi iniisip nila yung tatamaan ng mga civilian. Mahirap nga naman po. Pero ang China kumikilos na silently, no? Baka hindi lang yan. O, ano ang sabi ng China? Huwag kayong magpapadrag. Ibig sabihin, huwag kayong magpauto. Huwag kayong sumama dyan
sa Amerika, eh wala po. Mas ang gusto ng mga Pilipino talaga sa US. Eh kasi malaki po ang impluwensya ng US, 'di ba? Oh. Ngayon po doon po sa apat na locations for new EDCA location, hindi pa po sinabi yan kung saan yan. Siyempre, confidential yan. Bakit mo sasabihin, di ba? Oh. Ngayon po, siguro ang gagawin dyan, iba-blanket, no? Yung mga bayan na nakaharap sa West Philippine Sea. Iba-blanket po yan. Kasi nandun yung ano eh, di ba? Yung kalaban ng US eh. At ang tanong ko pa po, mga kababayan, siguro kayo po, ano pong opinion ninyo? Ano nang magiging relationship natin sa China? Since nalaman ng China yung ginawa ng ating Pangulo na tinanggap niya si Austin, minodify ang MDT, magkakaroon pa ng apat na locations para sa EDCA, eh ano na, paano na yung mga pledges na ibinigay nila kay Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Ano ang sasabihin ng China dyan sa ating Pangulo? Kaibigan pa rin ba tayo? O i-consider nila tayong isa ng kaalyado ng Amerika? At kung sakaling madrag tayo sa gera, ano ang magiging posisyon natin? Kanino tayo kakampi? E tiyak yan, baka tulad na naman yung mga nagdaang pangdaigdigang gera. Tayo po ang talagang maperuwisyo. Yun lang po yung sa akin, mga kababayan. No? Even though this yung Amerikano ay sinasabing I got your back or I got your six, it doesn't mean na agaran yan. Tama po si Apo Lakay noon pa. Now while you are debating upon yourselves if you're gonna help us, we are dying there. And remember how many miles or how many thousand miles ang layo ng tulong, even though nandiyan po sila sa Pacific Rim. They will not move unless otherwise it was approved. There are a go signal from their Congress. Correct me if I'm wrong. Di po ba? Maganda yan, no, sa akin pong opinion. Pero ang payo ko kay Pangulo, you have to milk it. Pigain mo, kunin mo lahat ng gusto mong kunin sa kanila kasi sila ang nanonuyo. Para silang manliligaw, nanonuyo na gustong kunin ang matamis mong oo. Huwag ka kaagad yung kamay-kamay dyan kay ano. Gusto ko nito. Gusto ko nito. Kailangan priority ang mga Filipino nationals ay wala ng visa. I-wave nyo na yung interview. Bigyan nyo na kaagad sila ng 90-day visa. Tourist. Pasok! Ngayon, pag nag-illegal sila dito, ibalik. Huwag nang pabalikin dito. 10-year ban. Ganon. Ganon sana dapat, Mr. President. Diba? Saka mo hingin yung mga depensa mo. Ganun lang. Diba? Kasi ginawa nila yan sa ibang country, yung ibang mga nationals. 90 days, 120 days. Pasok kayo dito, wala nang interview, stamp na lang. Oh, pwede ba yun, Mr. President? Ayun lang yung sa akin. Kasi i-melt natin, silang naniligaw eh. Ibigay mo yung kondisyon mo. Diba? Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan sa reaffirmment of long-lasting relationship between US and Philippines. Ano ang magiging consequences niya sa ating bansa at dun sa mga kaaway ng Amerikano? Comment down below and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.